Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Russell Westbrook nagbanta sa mga haters. THT out. At Ben Simmons babalik na. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kahapon nga ay natanggap ng Lakers ang kanilang ika-apat na sunod na talo sa preseason sa isang blowout loss laban sa Phoenix Suns. Sa game kahapon ay nagtala lamang si Russell Westbrook ng 8 points, 5 assists at 9 turnovers while shooting only 3 of 12 sa field. So ngayon nga sa kanyang first 2 games ay may stats siya na 10 points, 9 assists, 9 rebounds at 15 turnovers while shooting only 21% sa field sa loob ng 43 minutes of playing time. So medyo masakit nga yan sa mata. Ganun pa man ay wala ngang pakialam si Westbrook sa mga stats na ito. Ayon sa former league MVP, sa kanya daw ang pagkakamali sa mga turnovers na ito. Ganun pa man, kahit nga daw gumawa siya ng 15 turnovers, wala naman daw ito magagawa dahil hindi naman ito counted. At personally daw ay wala talaga siyang magandang preseason game. Ganun pa man, hindi naman daw siya nag-aalala tungkol dito. Dahil panahon nga daw ito upang ma-figure out ang mga bagay-bagay. Madami nga daw sa kanila ang first time maglaro since April at hindi pa nga daw sila nakakapaglaro ng kompleto. Isang learning curve umano ito at maghahanap nga daw sila ng solusyon upang maging maganda ang takbo ng sistema sa pagsapit ng regular season. Nang matanong naman si Russell Westbrook kung ano ba ang masasabi niya sa mga bumabatiko sa kanya matapos ang dalawang bad performance, ayon kay Westbrook ay keep that same energy kapag nakapagtala daw siya ng 20 assists. So ayun nga po mga kaibigan, sa mga bumabatikos, dapat umano ay huwag silang mawala o tumiwalig kapag nakapagtala na siya ng 20 assists. Ang next game ng Lakers ay gaganapin bukas laban sa Golden State Warriors. Expected na ito ang first time na maglalaro ang tatlong superstar ng Lakers na magkakasama. Ano bang masasabi nyo dito mga kaibigan? Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita na si THT ay out nga sa mga susunod na linggo at buwan dahil sasailalim ito sa surgery sa kanyang right thumb upang ayusin ang ilang torn ligaments. So una na ngang lumabas ang balita na out si Trevor Ariza. Sumunod si Malik Monk, out din nga ito ng at least 1 week dahil sa groin injury. Habang si THT naman ay wala pa nga tayong tiyak na timetable kung kailan ba ang pagbabalik niya. Ang binahagi lamang sa atin na LeBron ay 6 to 8 weeks umano itong out. Ganun pa man ay handa naman daw sila na i-welcome si THT kapag bumalik na siya. So hindi naman problema ang lineup ng Lakers dahil madami nga ang pwedeng tumayo o pumuno sa kanyang pwesto. Ganun pa man another setback nga ito sa pagbuo ng kanilang chemistry. At sa ating huling balita, ayon kay Woj ng ESPN ay nagkausap na nga daw si Rich Paul na agent ni Simmons at ang team ng Sixers. At expected nga na babalik na si Ben Simmons sa koponan ng Sixers in the near future. Mananatili na maghahanap ng trade partners ng Sixers. Ganun pa man ay umaangat na nga daw talaga ang tsansa ng pagbabalik nito. Hindi pa din nagbabago ang plano ng Sixers. Susubukan pa din nila na ikumbinsi si Ben Simmons na manatili sa kanila ng long term. So ayun nga po mga kaibigan, iba talaga ang usapan kapag pera na ang nagsalita. Kahit ayaw mo nga gawin ng isang bagay ay napipilitan ka na gawin ito. Isang bagay na magiging kabang-abang dito ay kung paano ba siya sasalubungin ng fans ng Philly sa kanilang first home game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.